Ayan, simulan na natin. Ilagay natin tong half kilo harina. Half cup white sugar. 3 tablespoon baking powder. Ayan, isift natin ito para mawala yung mga bubuo. Ayan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking latest recipes. Ayan, i-mix natin para makombine ng maigi yung ating mga ingredients. Maglalagay tayo ng butas dito sa gitna. Dito natin ilalagay yung egg. Lagay na natin. Ito ay 3 pieces. And then, ilagay na rin natin itong evaporated milk. Ito ay 1 can, 410 ml. Ayan, haluin natin. Ayan, maglagay tayo ng 1 cup of water. Ito ay pwede nyo pang i-adjust kung gusto nyo ng mas manipis yung inyong hotcake. Pwede pa kayo magdagdag dito ng kalahating cup ng tubig. Ako kasi gusto ko ng medyo makapal yung aking hotcake kaya malapot yung aking butter. Ayan, maglagay tayo ng 1 tablespoon cooking oil para malambot yung ating hotcake. Kahit malamig na siya, malambot pa rin. And then, maglagay din tayo ng vanilla para mabango yung ating hotcake. Then, maglagay tayo ng food coloring. Ito ay egg yellow. Sa paglalagay ng food coloring, dahan-dahan lang hanggang sa makuha natin yung ating desired color. Okay lang yan na mas lighter yung color pag hilaw pa. Kasi mag-dark naman yan pag niluto na natin. Next, salain natin. Ito yung step 9 dapat hindi natin kakalimutan para maging smooth at siguradong walang buo-buo yung ating hotcake. And magluto na tayo. Mag-brush muna tayo ng cooking oil dito sa ating kawali. Ako ay gumamit ng 1/4 cup measuring cup panukat ng butter para uniform yung size ng ating hotcake. Ayan, hintayin lang natin itong maluto. Pag medyo nagbubbles na yung ibabaw at meron ng butas-butas, pwede na natin itong balik na rin. Ayan, luto na yung ating hotcake. Pwede na natin itong hanguin. Uulitin lang natin ang proseso sa natitira pang hotcake butter.
next, lagyan na natin ng margarine. Ilagay natin dito sa asukal. Ayan. And then, fold natin. Para hindi na tayo gagamit ng plastic, lagyan natin ng dahon ng saging. Narito naman ang costing ng recipe ito. Ang total cost is 77.16. Ang presyo ay based sa aking pagkabili dito sa aming lugar. Maaaring iba yung presyo sa inyong location. For this recipe, nakagawa ko ng 26 pieces. Kung ibibenta natin ito ng 5 pesos per piece, makakabenta tayo ng 130 pesos at tutubo agad tayo ng 52.84 para sa kalahating kilo pa lamang. Mas malaking production, mas malaki ang ating kikitain.